Amen. So, atong hinungduman na ang Ginoo na kanunay na naa nag-tanaw diri ka na to. O kayo ka na bisag unsa man na mga bagyo na maubot sa atong kinabuhi, ang Ginoo may paabot ang Diyo. Ang itamis mo daw doon. No? Ang problema kay ang tao makailumdum lamang sa Ginoo pag tunay problema. Pero pag wala ganit problema, ang tao alimot na yun. No? So, more din mo na ito na surface. No? So, karoon na kabuntagon, ako po kamo pagadalo dito sa second sa 1 Peter chapter 5 verse 6. O pinsan man to sa una. O basa. Sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 8. Ano sa ko sa sa pagpailalong ka mga sagahong sa Diyos, aran magkupoy siya kaninyo sa panahon na iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kaya siya natatiman kaninyo. Pagmaingmat o pagmamantayon ka mo, kaya ninyong kaaway mao, na mao ang dawa, ipotipot kaninyo sama sa iyon na nagulog. Nangita o doktor. So, sa akong ginayon na umatumbalikon sa magkukong magkiyo sa tutugin mo ni Pastor na dinigyot sanan, no? Na nagatawa na makasulog sa ginayon. Kay sa akong ginayon lagi, hindi na ka na makuwi pa sila na kita gasimba, hindi ka na mo'y pasiyan na kita na kaila sa Ginoo, hindi ka na mo'y pasiyan na kita na adlok sa Ginoo, ang pasiyan niya mao ang imong relasyon niya sa Ginoo. Kaya mismo ang yawa, na adlok kayo ito sa Ginoo. Diba? Ang uro pa ganyan ang yawa, no? So, maligin mo na rin ako na kung sa pagsimba-simba na, alkansi pa. Inano man, ang yawa, on time. Diba? Nakalimpo na, kay balo ng yawa ko, asa ka dapit mo rin po. Baka kay bawa, kasi natin ko pa. Diba? So, mga ready nyo na magbinantayon ta kay ang yawa sama sa usang ka layon. Ang yawa, wakit mo ari sa kalibutan aron sa pagluwas, kundi ang yawa ni ari aron bukukon ang imong kinabuhi. Ha? Pero ang atong topic karon search in some service. There are five negative statements that we should avoid. Service. Ang service, kung wak tama kay balo, magsugod ang service na agyod na sa atong panimalayan.
labi na sa mga kabataan. Labi na kung ikaw inahal, amahal, na doon na kayo ipalabi, mauna ang bata, makakita, o mausan na iyan. Kung nakita ninyo ang bata, makakita, bisagatago pa din mong dulaan, at yung makakita siya o laing bata, nga doon na idulaan, kung sa may mong bata, mama, ako ang gyapon. Di ba? Pero ang bata, samtang ako pagkikinan lang din ato, nga, atong utluan sa insakto. Now, I am certain magsugod na. Mangigingon, ako na lang ba? Ako na lang ba ang gagawa? Sa Tagalog pa. Hindi mo naman ako tinutulungan. Ay, doon. Diba? Now, if you notice, it's all about I, me, and my son. Instead of saying empowering words, nagiging toxic. Kasi makasarili ka. Ako na lang ba? No, ako. Words instead ay nagiging toxic. Diba? Kasi sarili mo lang ang iyong inisip. Now, unsa man gyud nang service? Pila ka adlaw ang gihatag sa Ginoo? Monday until Saturday. Unsa gyud buhat? Unsa ka kapitwanon? Ako gyapon ang sanyo. You are selfish. Gihatag na sa Ginoo, diha kanimo Monday until sa Saturday, pero imo pagyapon ikuha ang Sunday, you are selfish. Right? Selfish. And yung pag doon ay problema, dahil tawag sa Ginoo. Nagpananan ng Ginoo sa problema. Now, there are five negative statements that we should avoid about selfish. Number one, talk to your child. Subukan mo na ipaintindi apang bata pa. Huwag mo ngayaan na ang bata apang matagal at lumalaki, ayun na kami ang natututo na napagiging selfish o naging toxic. Tumulan mo ang isang bata kung paano makapigay. Habang siya ay bata pa, mga kahit, gawin nila mga bata. Kahit alam natin, yung kapatid natin ay nangangailangan. Kahit meron ka, ay ayaw ko. Sabi ko, tatay, bakit nandito ka? Nandito kasi ako, no, sir, kasi wala akong pambili ng bigas. So, yung pera ko naman is only 100 pesos. Binigay ko naman sa kanya. Kasi, yung isang matanda, meron siyang dalawang anak na may problema sa pag-isip. Tapos siya naman ay 77 years old. Kung hindi siya mangalakal, ay wala siyang makakain. Dahil yung kanyang dalawang anak, may problema sa pag-isip. So, hindi ako nagdadalawang isip, binigay ko yung 100 pesos para lang ang magpambili ka na. Schedule time, talk to them. Huwag mo i-open yung problema. Makinig ka sa kanyang problema. And then kung ano yung may tutulong mo, ibigay mo sa abot ng iyong mga kaya. Kailangan galing sa puso. Diba? Kasi nakikita natin.
ipakikita ng Diyos sa ano yung nilalaman ng puso. Pag yung pagbigay mo ay galing sa puso mo. God will bless. And katulad sa akin, may nangirap ng pera. Hindi na ko nag-expect na papayaan. Ubay, equal opportunity, soldier rin. Minsan kasi, mayroon nangyayari na may mga magulang na mas paborito pa yung isa. At yung isa naman ay hindi pinapansin. Kaya, hindi na malayan na magulang na lumalaki ang bata hanggang natatamang edad siya, gano'n na ang kanyang napitunan. Selfish.